Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, June 10, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong solar-powered pump irrigation project sa Barangay Kabaruan, Quirino, Isabela. Nasa 65.77 million pesos ang inilaang pondo sa proyekto na sinimulang gawin noong July 2023 na binubuo ng 1,056 solar panels at kayang makabuo ng total wattage output ng 749,200 watts. Ayon sa Pangulo, may nasa 150 mga solar-powered pump irrigation na tinatapos sa kasalukuyan habang nasa higit 100 proyekto pa ang ipagagawa. Mula Quirino, Isabela ay dumiretso ang Pangulo sa 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Gamo, Isabela kung saan ay personal na kinamusta ang tropa ng pamahalaan. Kabilang din sa kaliwat kanang aktibidad ng Pangulo ang ginawa nitong pagsaksi sa connection agreement sa pagitan ng National Grid Corporation of the Philippines at ng San Ignacio Energy Resources Development Corporation para sa Isabela Ground Mounted Solar Project. Sa oras na maisakatuparan ng proyektong ito, magsisilbi itong isa sa pinakamalaking solar power plant sa bansa na mayroong higit 700,000 solar panel na naka-install. Ayon kay Pangulong Marcos, ang proyektong ito ay hindi lamang magsusulong ng transformasyon sa energy landscape sa Isabela, bagkus patatatagin rin ito ang national grid ng Pilipinas. Bahagi din ng apat na aktibidad ng Pangulo nitong nakaraang Lunes ay ang pagbibigay ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa Cagayan Valley ng El Nino Phenomenon. Kasama rin sa ipinamahagi ng Pangulo ang 10,000 piso sa mga beneficiaries mula sa mga lalawigin ng Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino habang tig 50 milyong piso sa provincial government ng nabanggit na lalawigan kasama na ang Nueva Vizcaya at Batanes habang 30.92 million pesos naman sa probinsya ng Quirino. Martes, June 11, pinangunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang sectoral meeting sa Malacañang. Dito ay iniutos ng Pangulo ang pagpapalawak pa ng mabebenepisyohan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang direktiba ay binigay ng Pangulo sa NEDA, DOH, DSWD at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa ginanap na sectoral meeting sa Malacañang. Nais ni Pangulong Marcos na maisama sa 4Ps ang mga buntis at nagpapasusong ina para matiyak ang maayos na kalusugan ng mga sanggol sa kanilang unang 1,000 araw. Nang araw ding iyon ay tinanggap ng Pangulo sa Malacañang ang nag-farewell call sa kanya na si His Excellency Marco Clemente, Ambassador of Italy to the Philippines. Agad namang sinunod ng Pangulo ang pakikipagkita kay Honorable Winston Peters, Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister ng New Zealand na nag-courtesy call sa kanya sa palasyo. Sa pagkikita ng Pangulo at ng opisyal ng New Zealand ay nabigyan diin ang matagal ng matibay na diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at ng New Zealand habang nagkasundo ang dalawa na lalo pang paigtingin ang kooperasyon at kolaborasyon ng dalawang bansa sa maraming aspeto. Miyerkules, June 12, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang seremonya ng pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal sa lusad ng Maynila kaugnay ng 126th anniversary ng Independence Day. Kasama rin ang Pangulo si Naunang Ginang Luis Araneta Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos at William Vincent Marcos. Agad na nagbalik ng palasyo si Pangulong Marcos Jr. para sa Van de Honor na pagtitipon ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Mga miyembro ng Diplomatic Corps kaugnay pa rin ng 126th anniversary ng Independence Day. Ang Van de Honor ay ginagawa tuwing bagong taon at kasunod ng pagdiriwang ng Independence Day. Kinahapunan ay dinaluhan naman ng Pangulo ang parada ng kalayaan 2024 sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Tampok dito ang 22 magaganda at makukulay na mga floats mula sa iba't ibang probinsya at pambansang ahensya ng gobyerno na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay nakasentro sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Webes, June 13, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Negros Island Region at ang Real Property Valuation Assessment Reform Act. Ang Negros Island Region Act ay isang panukalang batas na naglalayong lumikha ng isang bagong rehiyon sa Pilipinas na tatawaging Negros Island Region. Ang Real Property Valuation and Assessment Reform naman sa kabilang banda ay naglalayong mapabuti ang sistema ng buwis sa ari-arian na makapagbibigay ng mas mataas at mas maaasahang kita sa mga lokal na pamahalaan.
Mainit na tinanggap ng Pangulo si Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Siniarto sa isang courtesy call sa study room sa Malacanang. Ang pagbisita ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Hungary at Pilipinas. Ang Hungary ay isa sa mga pangunahing kasosyo ng Pilipinas sa iba't ibang larangan, kabilang ang edukasyon, teknolohiya sa tubig, agrikultura, kultura at sports. At yan ang mga naging aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.